Hello, what is up mga sangkay? This is me and I am back for another content, another topic na naman mga sangkay na ating gagawin ngayon. And alam nyo, gusto ko lang gawan po ng content ito ngayon. Gusto ko lang na malaman din ninyo. I don't know kung nakikita nyo na to sa social media, pero si Jessica Soho, pinagtawanan po ng isang professor. Minaliit po yung kanya mga interview, yung mga tanong niya mga sangkay, yung questions niya na inilatag nung nakaraang interview ni Jessica Soho. Naku po, tinawag pang pa-cute na questions. Ay naku, kulang na lang sabihin mga sangkay ha, parang ang dating ng kanyang sinasabi, eh, napakapangit ng ano mo, interview mo sa mga ano. So ito mga sangkay, pero bago po natin ano yan, bukay kayin. Dito muna tayo, itong ginawa ng mga dilawan. Ayan. Tingnan nyo kung gaano po kabastos itong mga dilawan. Diba? Nilagyan po ng duwag yung ano ni BBM. Alam nyo mga sangkay, matagal na po talagang ginaganyan nila ang mga Marcos. As in, mahaba na pong panahon. Kaya nga pagdating po sa usapang kung duwag ba si BBM? Hello? Kahit kailan, hindi sumuko si BBM sa pagsisilbi sa bayan, kahit ginaganito niyo siya ng mahaba ng panahon. Isipin niyo, oh. Tingnan niyo. Nilagyan po ng duwag yung poster ni BBM. Ganyan ba yung ugali ng mga dilawan? Ganyan ba ang ugali ng mga botante ni Lenny Robredo? Ganyan ba ang mga anak-anakan mo, Madam Lenny Robredo? Ganun po bastos. Kadiri naman kayo, boy. Yung mga kagaya nyo, alam nyo? Walang utak na ginagamit. O kung mayroon man, ginagamit nyo ang utak nyo sa mga hindi magandang gawain, kagaya po niyan. Kung hindi ba naman bastos, oh? Walang respeto po. Ganito bang kultura ang gusto nyo mangyari sa Pilipinas na magtuloy-tuloy? Sa Pilipinas, ang dami na nga po ditong ano, ang dami na nga po ditong problema, lalong-lalo na pagdating po sa kultura natin, dadagdag pa ng mga ganito, itutuloy-tuloy nyo pa yung ganitong klaseng kultura na pambabasto sa kapwa. Wala kayong respeto sa kapwa-tao. Hindi nyo ginagamit yung pagiging edukado nyo. Itong mga dilawan kasi laging sinasabi na mga edukado sila, mga professional sila. Yan po yung pinagyayabang nila lagi sa social media. Magagaling sila mag-English, magagaling silang magsalita, magagaling sila, kaya nga daw po sila nakikipaglaban sa kalsada. Pero, tingnan nyo yung ginagawa nyo. Oh, tingnan nyo. Kabutihan ba yung ginagawa nyo? Kung hindi ba naman kayo may mga sapak sa ulo? Pambihira. Kahit sinong kandidato, kayo mga pro Marcos ha, lahat tayo, wag na wag po natin gagawin yung ganitong klaseng gawain. Though alam ko na maraming naiirita sa inyo, kay Lenny Robredo, kung sino pa man, pero sana naman wag pong ganito. Kasi, ano po talaga, pangit. Heroin mo, nilagyan ng duwag. Kabastos, pambihira. Makakampings talaga yung ugali nyo, ayusin nyo. So ito na nga, itong professor na to, malupet to. Ang describe ko sa sinabi kasi niya dito, parang ang dating, Jessica Soho, ang pangit ng ginawa mong interview. Parang ganun po. Ito po. Ayan, mga sangkay. Sabi po niya, si Professor Clarita Carlos, political analyst. Tinanong kasi sa kanya ng SMNI ata po ito, sa SMNI po atang interview ito. So ang sagot niya sa tanong kung napanood yung interview kay Jessica Soho, ang sabi po niya, hindi ko pinanood yan, yung Jessica Soho interview. Kasi, sorry ma'am Jessica Soho ha, pero si professor po ang nagsasabi na ito, hindi po ako. Kasi mag-aaksaya lang ako ng panahon. Uy. Sakit nun para sa isang ano, laging may award. Lagi pong nabibigyan daw ng award.
yun pang pinagmamalaki nila eh. Jessica Soho daw, ang dami ng award na natanggap dahil po sa pagiging magaling niya. Pero anong sinabi ng isang professor? Wala, hindi ko napanood yan. Jessica Soho, hindi ko napanood yan. Kasi mag-aaksaya lang ako ng panahon na trivialize yung interview na parang ginawang game show. Madam Jessica Soho, hello po. Hi. Sorry po ah. Si Professor Clarita Carlos po ang nagsasalita niyan. Hindi po ako ang gumagawa ng kwento. Ayan po, basahin niyo. Kasi mag-aaksaya lang ako ng panahon na trivialize yung interview na parang ginawang game show. Game show? Parang game ka na ba? Parang game ka na ba? Parang ano bang game show yan, ma'am? O ito ba? Ikaw ba naman, magiging presidente ka. Ito yung rason niya, ha? Kung bakit sobrang... Ang dating kasi sa sinasabi niya talaga for me, ha? My own opinion is, ang pangit ng interview mo, Jessica Soho, ginawa mong pang game show yung interview. O ito, sabi niya, magiging presidente ka. Tapos, puro cute. Professor naman, masyado mo namang sinaktan si ano? Si Jessica Soho. Ikaw ba naman magiging presidente ka? Tapos puro cute na questions ang itatanong. Alam niyo mga sangkay, natawa ako dito sa cute na questions. Bakit kasi madam ano, Jessica Soho, cute yung mga questions mo kay sa mga presidential aspirants? Bakit, eto ang sabi po niya, bakit hindi yung malalim na questions? Madam, Jessica Soho, ito po yung tanong ni professor. Oh. Bakit hindi yung malalalim na questions? Alam niyo mga sangkay, ang napansin ko kasi sa, ano, sa Jessica Soho talaga, yung mga naging katanungan doon, ano siya eh? Puro chismis yung pinag-usapan. Tapos itong cute na question, mga sangkay. Mamaya, ititingnan po natin yung mga tanong na si Lenny po ang sumagot. Ang cute din po ni Madam Lenny. So, sabi po dito, you look for educated voters and you feed them stupidity. Aray na ko po. Eto talaga, mas masakit to sa cute. You look for educated voters and you feed them stupidity. Pinapakain nyo daw po sila ng kamangmangan. Well, mga sangkay, alam nyo, napanood ko rin naman yun kasi, ayun, kahit papano naman, nanood ako. Kaya nga lang, yung napansin ko talaga, yung lalim, wala po talaga. Lahat sobrang babaw. Hindi ko alam kung sinong gumawa ng mga tanong na yun, pero kung sino man ang gumawa ng mga tanong na yun, sa show ni Jessica Soho. Ang pangit. Ekis na ekis po talaga. Tama po yung sinabi ni professor na cute po ang mga tanong. Alam niyo yung parang pang game show lang po talaga yung mga tanong niya. Kaya nga ang palong-palo itong tanong, palong-palo itong sinabi ni professor na you look for educated voters and you feed them stupidity. Ito pa ang malupit. Waste of time. It's a waste of my time to watch these shows. Aray naman po. Ma'am, professor, bakit nyo naman ginaganyan yung maraming natanggap ng award? Yan po yung pinagmamalaki ng mga dilawan eh. Ang dami na pong natanggap ni Ma'am Jessica Soho na award tapos sasabihin mo na sayang lang, magsasayang ka lang ng oras o panahon para panoorin yung ganyang klaseng ano, show. Madam Jessica Soho, hindi po ako nagsasalita nito ha. Si Professor Clarita Carlos na ayon po sa kanya
magiging presidente ka tapos puro ang question mo puro cute. Pambihira. Ito ha, tandaan nyo. Ma'am Jessica Soho, ito po yung sinabi niya. You look for educated voters and you feed them with stupidity. You feed them stupidity. Pinapakain nyo yung mga botante, lalong-lalo na itong mga dilawan ng kamangmangan. Kaya nga yung mga dilawan na yan, ayun, pare-parehas po sila mangmang. Pare-parehas po sila may pagkamaldita maldito sa social media. Nagpapa-cancel kapag may hindi sila nagustuhan na tao. So ano yung sinasabi na cute na mga tanong ni Jessica Soho? Eto po yun mga sangkay. Ay, hindi yan. Ayan po. Yan po yung mga tanong. Nagpapakita ng pictures, tapos i-describe daw po. Direction, describe the pictures in one word. Oh, yung flag ng China. Anong sagot ni Lenny Robredo? Kasi kay Lenny Robredo to eh. Chinese flag. Ang galing. Magpipresidente ka, tapos ganito yung mga tanong, tapos yung sumasagot din, elementary. Chinese flag. Ito pa, pinakita yung Malacanang seat of power. Ay, naku, Madam Lenny. Iba ka talaga. Napakatalino mo. Oh, pinakita yung picture ni President Duterte, President of the Philippines. Yung cute yung tanong, cute din yung sagot. Sorry guys, ha? Sorry mga sangkay. Medyo natatawa lang ako talaga dito sa mga ano na to. Sa mga tanong, tapos cute din yung sumasagot. Alam niyo mga sangkay, na imagine ko yung ganitong tanong, tapos ganun yung sagot. Yung mga dilawan, kahit ganito pa yung sagot, mapapalakpak yung tenga. Wow! Ang lupit ng presidente namin, ang lupit ng nanay namin. Ay, no. Mga dilawan talaga. Ito pa, pinakita yung Manila Bay. Dolomite at the height of pandemic. Ewan ko ba dyan kay Madam Lenny Robredo, nagsama pa kayo ni ano, Jessica Soho. Oh, ito pa. Pinakita po yung flag ng Amerika. Sagot American flag. Ay, naku po, Madam Lenny. So, ganito pong klaseng ka-cute yung mga pics, yung mga tanong ni ano, ni ano ba tawag dito, Jessica Soho. Alam niyo mga sangkay, nanghihinayang ako sa interview na yon. Dapat po yung mga itinanong doon, papaano mo papaunlarin ang ekonomiya? Alam niyo yung ganon? Papaano mo papaunlarin yung anong sistema ang gagawin mo para ayusin yung agrikultura? Mga ganon sana mga tanong, Ma'am Jessica Soho. Ano ang gagawin mo para mapalago ulit ang ekonomiya dahil talagang nadali tayo nitong pandemic? Ano ang gagawin mo sa pagsasaayos nitong bansa natin? Papaano mo papalaguin yung pangkabuhayan ng mga Pilipino? Yung mga tanong sana na ano, or may mas malalim pa diyang tanong, papaano mo aayusin yung sistema ng gobyerno? Sayang, Ma'am Jessica Soho. So ito po mga sangkay, sana mapanood ni Ma'am Jessica Soho para malaman niya kung gaano ka kapangit po yung ginawa niyang interview sa mga presidential aspirants. At buti na lang, wala doon si BBM. Buti na lang dahil masasama siya sa pangit na interview. So maraming salamat po sa inyong panonood. This is me once again. Sangkay Janjan, please like, comment, share, and subscribe. Tandaan niyo lagi, Jesus loves you. Okay? God bless po.